narito na ang inyong hinihintay. Ang programang magpapakita ng di nakikita. Ang nakatago ay ilalabas niya. Yes, yes, yun! Topa Show! Programang maraming ilalantad na mga sorpresa. Yes, yes, yun! Topa Show! At ngayon, narito na po sila ang mga kwento niyang ating mapapakinggan. Si Mr. Yes, Yes, Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes, Yes, Yo, Topacio! Good morning, good morning, good morning, good morning, Luzon, Visayas, Mindanao, and worldwide. And Thursday edition po tayo ng Yes, Yes, Yo, Topacio. Dito po yung sa masunod ng pinanakasimpilang 8-8-12 yung mga tarapitan. And of course, again mga kaibigan, mapapanood po kami sa inyong mga free TV channel 23 at sa inyong mga digital TV devices katulad po ng ABS-CBN Plus, CMA, For the Box, and Sulit TV at iba pa. Ayan. Live na lang tayo via Facebook and of course, diyan po sa YouTube. Ayan. Naiingit po kayo ng almusal ko dito. Candy. Oo, ayan o. Candy. Ay, Diyos ko, Mario. So, pag mga ganito, kailangan mo na matamis. Oo, para ikaw ay laging energetic. Oo, alam mo ba, Kuya Wenner? Oo. Nasabi ng aking lolo at lola dati, dapat daw, kumakain ka ng matamis para yung iyong brain ay mas lalo nag-work. Alright. Oo, nakadagdag enerhiya. Ganyan, oo. Alright. Kaya tignan mo pagka yung jowa mo, sweet sa'yo, energetic ka. Hindi na nakakapil ng antok. Ganyan. Oo, kailangan ko yung ano, maging sweet ka kay ate. Oh, diba? Yeah. Marami na kayong mga pag-uusapan, mga kaibigan. Pero bago yan, sa pangalan po yata yung Pahinang Dapasyo, ako pa rin naman ay yung Miss Expose, ang anak ng mayon. Lahing magayon, Binibining Tala Zaldivar. Ayan. Hi, nako. Ang dami natin nababasa ngayon. Oo. Pero mas unahin natin na batiin ang happy, happy, happy birthday. Ang walang iba kung ang bossing ng Home Radio, Sir Braggy! Happy, happy, happy birthday! Yeah. Happy birthday to you! Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday, Braggy! Ayan! May pakanton ba? Ano yung anniversary? Hindi ko nabasa ate. Yes, paano nga po ulit? Binababa lang siya na ganyan, tapos biglang nawawala. Eh. Kaya napuputo. Hindi ko siya mapindot para mabasa ko ate. Pasensya na, ha? Ayan naman. At una na natin. Ay, happy anniversary din pa sa aming Home Radio 97.9! At home. Oh! Oy, ang dami celebration! Grabe! Magdakit mo yan, no? Ay, talaga naman, naiingit pa kayo. May handaan daw po sa aming kapitbahay o sa kabilang tintuan ng DWIC sa Home Radio. Pwede bang, sendan nyo naman ako ng picture yan, no? O, papaframe ko. May catering na, may banda pa! Oh my gosh! Iba talaga aliyo. Oo. Iba talaga ang aliyo. Talagang bubusugin na kayo. Aaliwin pa kayo. Busog na busog kayo dyan ngayon. Oo. Alam mo talaga yung boss namin. Talagang punong-puno ng punong-puno ng kapaitan sa katawan. Biruin mo, may pa-cake, may pa-balloon. Sige, mag-ingit pa kayo. Oo. Tama yan! Maganda yan! Oo. Inaantay niyo ako, mamaya na! Oo, pakisabi kay boss, mamaya na! Oo, tirahan niyo ako kasi ilang oras ang biyahe. Wala pang submarine! Wala pang submarine na gagamitin. Mapilis ko yung submarine. Oo, usapang submarine muna tayo, ha? Oy! Ating mga tagapakinig, mga kaibigan, no, ay tinutuloy po at nag-uusapan na ang pagbili po ng kauna-unahang submarine. Oo. Ng Pilipinas sa bansang France. Ayan. Dahil nga po yan sa mga
kaganapan na hindi maganda sa ating mga kapitbahay. O, jet plane daw. Mag-jet plane daw ako. Oo nga, Eddie Wow, di ba? Kasi nga naman ko yung wear. Nagpapasok yung magiging Eddie Wow. Saka ating mga karatigong sa Thailand, walang submarine. Oo. Yellow submarine, marami tayo lalo na sa Pasig. O, di ba? Alam nyo yan, oo. O, yung mga palutang-lutang na mga ano, yellow submarine. Yellow submarine. Ayun, ganyan. Pero yung totoong submarine, na kailangan meron tayo, oo, ay wala. Kaya nga, ayan, at pinag-uusapan ngayon ang pag-suporta naman ng Bansang France para makabili tayo sa kanila ng submarine. O, diba? Ang galing-galing. Oo. At kailangan talaga natin yan para maipagtanggol ang ating soberenya. Hindi natin alam kung ano ang mga mangyayari pa sa susunod, kaya dapat talagang handa tayo. Nakita nyo naman, oh, may Superman ng Pilipinas. Ano yung Superman ng Pilipinas? Oo, alam mo, napanood ko dito sa ano, kahapon, kagabi, sa programa pinamagatang Botch. Oo, ganun. Katay, oo. Yung mga, ano, nagpapa-plastic surgery, oo. Si Herbert Chavez, oo. Siya daw ang superhero ng Pilipinas, oo, di ba? Ayan. Ah, ito na nga, nagpa-practice si Darna. Oo, di ba? Eh, sa dami-dami po ng mga pangyayari, kaya kailangan magkaroon tayo ng kahandaan. Ayan. So, palakpakan naman natin ang ating pong pamahalaan sa pagpupulsige po na makumpleto ang gamit ng ating hukbong sandatahan. No? Para patuloy at mas maidepensa pa ang ating bansa. Dapat lang naman yan, Kuya Yanel, diba? Naalala mo, diba, sabi nga natin, maraming regalo sa PRRD bago po siya umalis. Kaya nauubos na yung mga komunista na yan. Oo. Nauubos na. Dapat lamang. Tapos eto nga, iba, yung karagdagang budget. O, napanood ba yun? Nagtanong yung ano, yung si It's Raining Men, yung kabataan keme, OA, keme-keme, party list representative, no? Hindi ko talaga inaan yung pangalan kasi ayoko talaga sa kanya. Para sa, alam mo, para siyang saling ket-ket. Or saling ket-ket. Oo. Gano, nagtatanong bakit ako kailangan ng mga sinasabi ng karagdagang pondo para saan? Oo. Ang OVP, diba? Tsaka DepEd. O, sinagot siya ni Inday Sara. Isunog na naman siya. Para yan, alam mo nga, insurgency natin, grabe. Oo. Para mapigilan natin ang mga recruitment. Oo. Oo. Lahat mga recruitment ng CPP-MPA. Oo, ganyan. Oo, diba? O, edi brand na naman kayo. Kailangan ko talaga yan. So, very, very timely na magkaroon po tayo ng submarine. Oo. Ano kayo papangalan sa submarine, Kuya Wenner, no? Kasi di ba merong dumating na isa na barko, no? Pinangalan ni Jet. Oo. Ano kayo papangalan sa submarine natin? Abangan natin yan, mga kaibigan. Ay, nako naman. Oo. Usaping sasakyan pa rin ulit tayo. Oo. Eto, nagpaalala po ang ating DILG Secretary, Benhur Abalos, sa lahat ng ating mga punong ehekutibo sa mga local governments. Iwasan nyo daw po ang pagbili ng mga sasakyang masyadong de garbo, yung mga luxury cars. At maging halimbawa po kayo sa inyong mga nasasakupan ng pagtitipid. Oo. Kasi hoda, kahit saan pa man po yan, nang galing na pera na yan. Oo. At laging tatandaan, ha? Ang mga sasakyan lamang po na subject to buy ng pondo na galing sa gobyerno ay yung may mga specific purposes. Katulad po ng ambulansya, patrol car, armored vehicles,
fire trucks. Oo. Kasama na dyan yung mga sasakyan ng mga preso. Oo, yan. Heavy equipment pang construction. Cargo transport. Yung mga para sa waste management. At kung ano-ano pa na bayan ang makikinabang at gagamitin para sa bayan. Oh. Ano-ano ba yung mga sinasabi natin mga luxury cars? Oh, ito yung mga sumusobra ng 250cc. Oo. Mga more than 4 cylinders. Mga SUV. Oo. Alam nyo, usong-uso kasi yan kapag may nanalong mayor. Mga after 1 month, Kuya Wenner. Oo, may SUV na si Mayor. O kaya yung mamahaling sedan. O mga hatchback. Ganyan. Oo. Nagpapagandahan. Diba? Lalo sa kamay nila, ay marami kang makikita. Oo. Yung mga politiko, na maraming mga sasakyang luxury na bago. Ano nga ba? Sabi ko nga, ano nga bang ano? Ano kailangan mo ng luxury car? Para saan? Oo. Sa sobrang haba po ng ano, ng oras ninyo dahil sa traffic dyan sa Kamaynilaan, wala rin. Oo. Magmumukhang gusgusin dahil sa usok. Ang inyong mga luxury cars. Oh, di ba? O, tsaka huwag pa kayo bilhin ng mga sasakyan. Dagdag ano pa yan eh. Dagdag pa yan ng traffic. Oo. Naalala ko, alam mo, Kuya Wenner, yung mamakwento ko lang ha. Yung lolo ko, ang sumalangit na huwang aking papaping Recarte. Matagal na panahon na mayor po yan ang UAS. Walang sasakyan yun, Kuya Wenner. Ang sasakyan yun, bisikleta. Oo. Oo, pagka hinahanap pa yung tatay ko sa inuman. Oo, bisikleta. Oo. Apakatigas talaga kasi naman ng lutang kukote ng tatay ko. Oo. Yung tsuhin niyang mayor naghahanap sa kanya sa mga beer house. Nakabisikleta, Kuya Wenner. Oo. Oo, marami ako mga kilala na mga politiko noon na mga wala namang sasakyan. Ba't natin hindi ibalik, no? Ayan, again, paalala po, ano? At sa mga magpo-procure ha, ng mga sasakyan na sasabihin na gagamitin po ng aming bayan ay kailangan pong, of course, dumaan po yan sa proseso. Oo, kailangan pag-aralan yan ng ating budget sector. Kasi nga naman, hindi basta-basta yan. Saka bakit, Kuya Wenner, hindi na rin natin ipagbawal yung mga, di ba yung halimbawa, barangay patrol, tapos may nakalagay pangalan kapintan. Di ba dapat walang ganun? Oo. Wala yun. Pero ba ni kapitan yan? Bakit may pangalan niya? Oo. Wala ko kahit na project mo pa yan. Oo. Project by... Kasi talagang pang-epile yun. Oo, hindi maganda. Ayaw ni Tatay Diggs niyan. So, napalitan natin yung mga ganong klase ng mga nakasanayan. Diba, no? Palitan na natin yan. Oo. At ituhog na rin natin yan sa usaping palitan. Oo. Yung mga ngawa na ngawa dyan. Na yung mga history books daw natin ay papalitan ng laman. Ang sabi ng presidente, walang papalitan. Okay? So, magtigil na kayo. Kayo ng mga 14 million plus lang, oh, tumigil na kayo sa kakangawa. At saka according sa kanya, yung mga nagsusulong na palitan ang Ninoy International Airport ng pangalan ng kanyang tatay, ay hindi niya po prioridad at hindi niya po iniisip. Oo. At alam mo, ang dami talaga sumisipsip na yun sa presidente. Oo. Oo. Yung mga nagsisipsip masyado pang maaga. Oo, wag muna. Medyo pa hinog-hinog kayo ng konti. Oo. Iba, Kuya Wenner. Masyado naman. Hindi priority. So, yung mga nag-aalala na baka baguhin daw ang mga textbooks. Although, ako. Kailangan, Hindi baguhin. Siguro medyo in a way, parang baguhin. Siguro yung mga mali. Tama. Oo. Pero sabi nga ni President, wala namang gagalawin dyan. Unang-una, alam niyo ba kung gaano po kamahal magpa-imprenta ulit ng mga libro? Oo.
Hindi yan. Alam mo, yan ang number one po na kahanga-hanga sa ating presidente. Oo. Kasi hindi po siya epal. Oo. Oo. Diba? Hindi siya, ano, anong tawag doon, Kuya Wenner? Yung mga sinasabi niyo na nagpresidente kasi may balak na baguhin ang kasaysayan o kaya may gustong gumante, ganyan. Wala sa puso ng ating presidente yan. Kaya titigil-tigilan niyo po yung mga patutsada niyo na ganyan. Oo. Pero ako, kung sa totoo lang, ato sa totoo lang naman ako, no? Pwede dapat magbusin yung iba. Kasi yung mga bata, ano, iba na, yung kaya ganyan yung mga bata, very radical. Yeah, dahil sa mga nababasa sa libro. Pero napakaganda, sana maibalik talaga sa curriculum yung GMRC. No, Kuya Wenner. Tapos, sa high school, yung values education. Diba? Meron na lang ngayon yung ano, Christian living. Ganun. Tapos, ano pa ba? Marami nang nawala. Oo. Ako, hindi maganda yan. O, basta, yun na lang tayo, no? Usaping libro, eto. May tanong si, ano, si Manang Franz Castro. Oo. Tungkol po doon sa ano, tungkol po doon sa pagtataas po ng sahod ng mga guro, no? At sinagot na po siya ng ating vice-presidente na siya rin pong secretary ng Department of Education na pinag-aaralan ngayon kasi according po sa DOLE, napakalayo ng salary ng nasa private sectors at saka ng government sectors. So, maaari magkaroon ng panganib na magsipaglipatan sa Department of Education, sa DepEd, yung mga teacher dyan sa private schools. No? Baka maubusan, magsara. Alam mo, sa totoo lang, Kuya Wenner, oo. Yun yung pinagtataka ko. Actually, malalaki naman ng mga ano, mga tuition fee. Oo, sobrang ang lalaki ng tuition fee ng mga private schools, pero bakit ang liliit ng mga pasahod niya sa mga ano, teachers? Yung isang kapatid ko nagtuturo po diyan sa Macquills, no? Sa IMUS Cavite, Macquills Integrated School. Ang liit ng sahod, nakakaawa. Oo. Eh tinanong ko bakit ganoon, maliit eh kasi nga daw syempre, so private school ka, ikaw lahat. Building mo, lahat ng facility mo, syempre, ganyan. So, wala kang, of course, ayuda from the government. So, ikaw lahat yung sinukuha lahat. Well, nandun na tayo. Pero sobrang liit. Oo, sobrang liit. Nandun dyan yung mga matatalino natin ng mga teacher. Although, karamihan po ng mga nasa private sector, ano, ay mga hindi pa naman pasado o mga hindi pa lisensyado oo na mga guro o mga nag-aantay pa ng kanilang mga board exams oo. Pero sana nga no magkaroon pa rin na magkaroon ng pagkakataon na pag-iniangat ang sweldo ng ating mga guro sa pampublikong eskwelahan ay iangat din ang mga sweldo ng nasa private schools. Oo. Para naman hindi unfair. Alam niyo, private or public, pareho lang po ang oras eh. Pareho ang pagod. O meron ng isang guro na ngayon eh talagang naawa ako, kababayan ko to, no? Nagtuturo sa Daraga Albay. Oo, na yung bigla na lang tumumba. 57 years old, hindi man lang umabot sa kanyang ano, sa kanyang retirement. So, naka-uniforme pa nang tumumba sa eskwelahan at binawian po ng buhay ng dahil daw sa sobrang pagod, sa daming loads dahil according po doon sa ating nabasa, no? Nagpaalam yata kay principal na magpapadoktor, papahinga ng konti kasi masama ang pakiramdam. Eh, hindi pinayagan dahil meron daw class observation. So, si teacher
naghanda pa dahil may ano nga, may CO nga siya, ayun na. At doon ay bumigay na talaga yung katawan. Ay mga teacher natin, wala na mga ano yan, wala na mga tulog halos. Lalong-lalo na po yung mga nagtuturo sa sobrang mga remote na mga area, mga coastal area. Oo. Yung mga nasa kabulubulog bundukin, mga naglalakad pa yung mga yan. 'Di ba? Mhm. Kaya sana nga ano, yung mga teacher na ano, yung mga teacher sana na nasa mga bulubundukin, pwede naman siguro nabigyan sila ng ano, ng tawag yung transportation. Mhm. 'Di ba? Kahit na maibaba man lang doon sa ano, doon sa kabayanan. Oo. Kasi magmula sa bundok talagang wala eh. Yung iba nga mga kalabaw pa. O, kaya nga yung kapatid ko, sabi ko nga sa inyo, kwento ko sa inyo, talagang nangutang siya ng motor para magmula po sa eskwelahan hanggang sa bahay. Napakalayo kasi nun. Bundok. Bundok at saka gilid ng dalan. Ayan. Napakahirap po ng buhay ng mga guro. Ayan. Anyway, ayan, marami pa po tayong pag-uusapan. Alas 11:29 po ang oras natin, mga kaibigan. Ayan. Magbigay po muna tayo sa mga komersyal. At this moment, mga flash reports, update sa balita, Hanap Buhay at iba't iba pa. Magbabalik po kami. Yeah ba? Yes, yes, yo! Topacho! Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ernie Tapasyo, kasama si Binibining Tala Zaldivar. Yes Yes Yo, Tapasyo! Ayan, bumabalik muli po sa mga sa iyong papawin ang programang Yes Yes Yo, Tapasyo. Dito pa rin sa iyong pinamastod ang pinalakas, DWIZ 882 sa pangalan po ni Attorney Ferdinand Tapasyo. Para naman ang inyong Miss Expose, ang anak ng mayon, lahing magayon, Binibining Tala Zaldivar. Ayan, Kuya Werner, baka muna at bumati tayo sa pinakapapulitong porsyonahan ng programa Pinamagata. Pakita mo, tweet mo, uy! Sabi pala, Day, yung mga eyebags natin dyan, Day! Diyos ko, Mariosep, kailangan na ba natin, Day, magpaano? Oh my God! Namumulaga yung mga eyebags. But anyway, pagpasensyahan mo na. Luzon, Visayas, Mindanao, and Worldwide, sana po kayong lupalop ng mundo naroon! Ay, sana nasa mabuti po kayong kalagayan. Kayo ay maganda, gwapo at busog. Katulad ng mga nangyayari doon ngayon. O sa amin, hintilan. Oo, may handaan dahil, ayan, birthday po ang aming bossing sa home radio, si Sir Bruggy. And of course, anniversary ng aming home radio station. Ayan, happy anniversary. Home radio and happy birthday Sir Bragg. Sa lahat po ng mga may kumpleanyo. Ayan, bumabati po kami sa inyong lahat ng happy, happy, happy birthday. Sa lahat ng mga nag-celebrate ng iba't ibang celebration sa kanilang mga buhay. Ayan, pakabusog kayo. Ayan, mga enjoy your day. Ayan, sa mga hindi po nakakaalam, kami po ay nasa inyong Free TV Channel 23 IZTV. And of course naman, ayan, sa inyong mga digital TV devices, hanapin lamang po ang IZTV 23. Ugaliin po, lagi magbasa ng dyaryo, kaya bumuli araw-araw ng Filipino Mirror and Business Mirror. Sa mga wala pa at hindi po nakakapag-download ng aming DWIZ app, download na po kayo para lagi po kayo ma-update sa lahat mga pangyayari sa loob at sa labas ng ating bansa. Ayan, sa ating YouTube! Ayan, DWIZ On Demand. Araw-araw na dyan kami. Meron po sa aming Facebook Live. At dahil na sa Facebook Live na yan, eto't batiin natin ang mga nakatutok sa ating mga palalabs. RG Cheryl, good morning, Perla Apilado. Bakit iba na naman ang pangalan mo? Sirene Pablo. Ayan, ingat ka dyan, Sirene. Ayan, Maria Salverick, Rakion Pagayon.
Oy, good morning. Ang apelido mo pagayon, ibig sabihin paganda. Oh, ganon. Hindi oh, pagayon, yeah. Ha? Diba? Pagayon. Oh, paganda. Oh, yeah. Oh, diba? Oh, yeah. Andrea Jong, konnichiwa. Oh, Zilia Batong Arcana from Taguig, of course. Sa lahat ng aking mga kapit-kapitbahay dyan sa Taguig, good morning. Sa mga suki, good morning sa inyo. Chris, Tomas Negro, hindi ito yung kaming kaibigan, although kulay niya rin yan. Oy, Tomas, good morning, Doc Henry, Tatay Kay, ayan, Raymond Toledo, Gary Ramos, magandang umaga sa lahat ng mga kabahay dyan sa Malabon City. Rose Lulu Ranara, taga-uwas ba to, Ranara? Sabi niya, siyempre, may cake at balloon. Ikaw po ba pag nag-birthday, walang cake? Di na, matanda na. Oo. Sayang lang. Cupcake. Balloon? Di na rin. Oo. Ano? Kaya iingit nga ako eh. Oo. Kasi may pa-cake sa taan mo. Pamaloon. Oo, diba? Amado Manyosa. Oo, picture nyo naman. Oo, send nyo naman sa akin. Tapos frame. Hello, Bioko. Good morning. Zonia Zuniga, magandang umaga. Sana daw nga ibalik ang home economics at saka agricultural subject and ROTC. Oo, alam mo yung home economics, marami akong natutunan dyan. Ang hindi ko lang po natutunan sa home economics ay ang magganchilyo. Oo, hindi ko natutunan yan. Ewan ko ba? Oo. Ano yung kamay ko? Oo, ganyan. Palibasa kasi mahal ang yarn. Tapos nangihiram lang ako ng ganyan-ganyan. Dolly Santos daw! Oo, from Manila. Oo, hello daw sabi ni Ma'am Juday. Yan. Ano yon yung pang ganchili na ganyan? Mahal dati yon. Siyempre, anak, mahirap tayo. Nangihiram na tayo sa kapitbahay. Hindi ako natuto. Oo, ang kaya lang namin bilhin noon, karayom. Kasi yun ang mura. Roda Martinez na pa siya. Oo nga daw. Sa private, dinatuturo ang kanyang anak at mababa din ang sahod. Oo nga po. Ruth Trampe Abeliano. Oy, Grace! Sarmiento Vasquez, ang aking mangne. Pogo ship po. Noon unyi, kensya na. O, mani, pogo ship po. Saranghe! Ayan. See Dino Resiliesa. Ayan. Hello, Ren. Good noon daw sa mga topsoil. Topsoil? Tawag ibabaw na lupa. Basta niya, hampas lupa yung mga ano tawag, slap soil. Oo, slap soil ako. Hindi ako top soil. Ayan. Hi, Rene Braga Michael, all the way from Riyadh, Saudi Arabia. Ayan. Batiin ko ang aking pinsan, si Ian Zaldivar Rico na nasa Germany. Oh, at aking Kuya Alan Zaldivar Rico na naglalayag na yun. Hi! Oh, miss ko na mga pinsan ko. I grew up with my first cousins na halos lahat sila ay lalaki. Ed Eden, Sager Carino Palima, Alin Arsenas, good morning. Sonia Zuniga, watching from Veterans Village. O, oh, social media ni Ma'am Sonia, taga-veterans. O, oh, Roy Pacata, good morning. Tapos, si Ninyo Mauricio. Oo, oh, ako din is lapsoil. Ako Ninyo. Ako topsoil. At sa lahat ng ating mga Twitteractors at saka mga Twitteractors, good morning sa inyo. Oy, meron ba tayo isang i-congratulate? Kumakaoy ako sa inyo, no? Bastos ka! Maria Estrella. Oo, yan. Oy, mga kaibigan. Congratulate natin dahil, ayan, nakapag-ribbon cutting na, Huyo Weather. May cutting na naganap. Hindi cutting classes, kundi cutting of the ribbon. Diyan po sa main office ng OBP. Ayan. At alam mo ba, Kuya Renner, kung nasaan po yan, ha? Ayan. Ang main office po ng VP natin. Ito, paulit daw. Norly Santos, Manila. Sabi ni Ate Juday. Ayan, hello daw. Oh, ayan, inulit ko na. Ayan, yung opisina po
ang main office po ng OVP ay nasa 11th floor of the Robinson Cybergate Plaza. Plaza EDSA, corner Pioneer Street, Mandaluyong, kapitbahay natin, CDP Inday. Oy, ayan naman. At ito ay nagpasalamat ng CDP Inday sa lahat ng kanyang mga empleyado, lahat mga kasama niya. So malapit na kasi yung Department of Education main office, yung DepEd, ay nandiyan lamang po din sa Pasig. Oo, sa actually sa likod lamang po ng aming himpilan yan. Lakad lang ng konti. Yeah. Gusto mag-exercise ng ganyan. Oo, malapit lang po sa amin. Oo. Ayan. At syempre, para effective ang kanyang pagtatrabaho, tuhog-tuhog yan eh. Tuhog-tuhog. Oo. Pagdagaling yun ng DepEd, kung may kailangang gawin sa OVP, ayan, pupunta siya sa OVP. Ganon po kasi pag, kaya alam niyo mga kaibigan, ha? Huwag niyo pong iniintriga si VP Inday dun sa kanyang post na nagpasalamat po siya. Oo. Kaya PBBM sa papagamit sa kanya ng Presidential Airlift Wing. Oo. Sa mga may patutsada at mga walang nakakaalam, hindi po yan ginagamit para sa personal na lakad. Yan po ay ginagamit po para sa mga official na lakad. Ayon nga po sa kanyang spokesperson na si Reynold Munsayak. Pinabulaanan ang mga haka-haka at ang mga chismis na naman ng mga hindi mapakali ng ating mga pet na dyan. Oo, napapunta daw ng Davao ang chopper, araw-araw umuuwi. Mantakin nyo, araw-araw ko umuuwi. Hindi nyo ba alam na may meron lang distance na pwedeng takbuhin ang isang chopper. At alam ko na hindi yan aabot ng Davao. Dahil kailangan niya mag-refuel. Alam ko may ganun eh. Kailangan niya mag-refuel. Alam nga naman nasa taas nag-refuel. O, diba? At ang mga anak po ni VP Inday ay nandito na sa Maynila. Ang kanyang pamilya, mula nang siya ay umupo bilang vice-presidente ng ating bansa, ay nandito na po sa Pilipinas. Ganyan po siya mag-isip. Oo. I mean, nasa Manila na ang kanyang mga anak sa Pilipinas. Siyempre, Manila na sa Pilipinas. doon na rin nag-aaral. Ibig sabihin, pinagagamit yung chopper para mapadali ang kanyang paglipat sa iba't ibang mga pinupuntahan. Oo, na pwedeng i-chopper. Diba? Ang layo kayo ng Davao sa Manila. Diba? At ibig sabihin nun, nang dahil po sa pinapagamit nga sa kanya, ang chopper ay mas madali niya natatapos ang trabaho at mabilis siyang makakauwi at sa oras po ng pagtulog ay nakakatabi niya ang kanyang mga anak. Ay grabe naman kayo. Alam mo lahat na lang binibigyan niyo talaga ng kahulugan kahit na wala namang mali. Oo, alamin niyo muna kung ano totoo. Huwag kayo mga ngaw-ngaw kayo ng ngaw-ngaw. Oo, kasi nakakabisit yung ganyan. Oo, diba? So, eto. Tapusin na yung mga ngaw-ngaw nyo na yan. Oo. Mabait lang po talaga si Pangulong Bibi. At talagang inaalala niya yung kanyang mga katrabaho sa gobyerno na hindi mahirapan, mas maging product pang araw. Oo. Kaya alam nyo, meron isang congressman. Congressman ba siya o congresswoman? Aking kababayan na aking din kilala. Oo. Iba daw pala ang ugali ni PBBM. Oo. Kaysa dun sa mga narinig niya ng mga chismis. Oo. So, ibig sabihin, oo, may mga patutsada hang ganyan. Oo. May mga tapos yung chismis mo lang narinig pala yung mga ugali di umano na hindi maganda. Oo. Ano pa naging isa kang magaling na kongresista? Sabi nila. Diba? Kaya mo ba sinuportahan si Mama Lenny?
dahil naniwala ka sa mga chismis. Oo. Na ano, may hindi maganda ugali si PBBM. Ganun ba yun? Tapos napagtantumuan niya na mabait pala siya, iba pala yung ugali niya doon sa mga chismis, mga chism sa nasagap mo. Kaya ayan, oo. Papicture-picture ka, oo. Ating pangalan, alam mo na yan kung sino. Din ang bato! Ay, ako, huwag kayo naniniwala basta-basta mga chismis. Oo, yan. Ay, ko, ewan ko ba sa'yo? Hmm? Ako naman, parang bukid. Eto, mga bibi, ha? Ito ay totoo na. Mm-hmm. Totoong-totoo na to, Kuya Wener. Hmm? Dahil inanunsyo na po ito ni Press Secretary Attorney Trixie Cruz Angeles, ang ating bebe. Oo. Hmm. Ang importation po ng asukal, ha? Ay nalagdaan na sugar order number 2 pero hindi po 300,000 metric tons kung hindi 150 metric tons lamang na darating daw po sa Nobyembre. Oo. Hindi lalagpas ng November 15. Okay? 150 metric tons. Kalahati ha? Ay para po sa industrial users at yung kalahati naman 75,000 metric tons ay para sa mga consumers. Ayan, sa household natin. At kaya 150 lamang ang kinakailangan dahil itong ating mga local sugar millers ay nagsisimula na rin naman nagmawa ng kanilang asukal. At inaasahan na bago matapos ang taon, sa susunod na taon, hindi na po tayo magkakaroon ng shortage sa asukal. Ayan, di ba? Yan ang working government. Oo. Kaya kayo, instead na kung ano-ano mga paninira ang ginagawa nyo, magbasa-basa. Maraming mga magagandang bagay na nangyayari sa ating bansa. Oo. Huwag yung tignan-tignan ang pagtaas ng piso. Oo. Kontra dolyar. Ang inflation. Kasi nga, unang-una, nagmahal ang gasolina. Apektado talaga. Domino effect yan. Oo. Pero eto na nga, at baka daw next week ay medyo bumabayan. Diba? Hindi lang naman Pilipinas ang may inflation problem. Dito, sa iba't ibang mga bansa. Dito nga alam nyo, diba pinutulungan kasi ng Russia ang susupply ng langis? Kaya maraming mga bansa ang problemado sa kanilang energy. Hmm. Diba? Dito lang sobra. Kaya ako'y nananawagan sa may mga ano dyan, kakilala ka KK o may mga coal mine. Diba bawal yung coal mine? Hindi naman. Pagka okay yung inyong ano, okay yung inyong pagmimina, may alam kayo siya. Oo. Kung hindi nyo alam, mag-email kayo sa amin. Consultant po kami ng mga mining firm. Turuan namin kayo ng pre and post mining operations. Oo. Yan ay gawain ng aking ano ngayon, ng aking na kumpanya, ang Bazura International Limited. Ay, mala, isingit ko pa yung aking negosyo. Oo. Kasi nga naghahanap nga ako ng uling, kuya. Hindi ito yung uling na ginagamit ko sa ano ha. May ginagamit sa ating mga kusina. Power station pole. Oo. Ayan. Nap ako. Para sa kuryente po. At ayan, kahapon po, Jovener. Ayan, tumawag na naman ang aking kaibigan dito sa Inglaterra. Ano niya, asan na ang assay test? Noong isang araw, tumawag ang Germany. Alam mo, tatlo kasi susuplayan natin ngayon, Kuya Wenner, Poland, Germany, at saka dito sa Inglaterra. Kaya naghahanap po ako. Oo, at ang minimum of 50 metric tons per month. Oh, para meron kayong, meron tayong pagkakitaan, mga bibi. Baka meron kayong katutulungan nyo ako dyan. Diba? Oo. Oh.
Tulong-tulong tayo para sa ekonomiya. Huwag tayo magpatutsadahan. Kailangan, kapit-bisig tayo. Oo. Huwag lamang tayong magnakaw. Huwag namang tayong mangidnap. Oh, dahil mga kidnapping ngayon, nakakabahala. Yan, ang dami na naman. Sa sobrang talagang hirap ng buhay. Alam niyo, may nabasa nga ako, Kuya Benner, ah. Yung, parang bansa nga ba? Yung bansa nga ba yung nabasa ko kanina, kumaga. Yung kapatid na babae ng isang cancer patient ay nanghola. Pero hindi ito sa Pilipinas, Lebanese. Oh. Yung Lebanese na babae ng hold up ng bangko para sa chemotherapy ng kanyang kapatid. Oo. Diba? Katulong-tulong tayo, gawa tayo ng paraan para tayo ay magkaroon ng konting pagkakakitaan. Oo. At huwag tayong humantong sa paggawa ng masama. Oo. Huwag tayong humantong sa paggawa ng masama. Maging productive tayo. Diba? Maraming paraan, mga bibi. Kung ating mga lolo at lola nakasurvive ng walang kuryente, walang chinelas, tuwing naglalakbay, walang sasakyan, kaya din natin yan. Oo. Filipino resiliency is the best. Oo. Sa lahat ng mga kulay, oo, sa buong mundo, Filipino po, ang pinakamatibay. Ayan, na alas 11:59 po ang oras natin sa Pilipinas, alas 4:59 naman dito sa Inglaterra. Ayan, natapos naman ating isang oras na balitaktakan. Maraming salamat po sa pagsama sa akin sa araw na to. Ayan, bukas, Biyernes na naman. Happy birthday ulit, Sir Braggy, and happy anniversary, Home Radio. Sana lang di dyan ako. Tirahan nyo na lamang ako. I-drive nyo ang pansit para madatnan ko. Ayan, magkita-kita ulit po tayo bukas. Susunod na po ang tambayan. Sino ba nasa tambayan ngayon? Attorney Ahmed Paglinawan, na gwapong-gwapong-gwapong-gwapo at ang machong-machong-macho na si Sir JP Varela. Ayan, sa pangalan po ni Attorney Ferdinand Topacio na makakasama natin ng September 25 pa. Ako pa rin naman ang Miss Expose, ang anak pa ngayon, dahil pa ngayon, Binibining Tala, Zaldivar, Yeba. Si Mr. Yes Yes Yo, Attorney Ferdy Topacio, kasama si Binibining Tala, Zaldivar. Yes Yes Yo, Topacio!